Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw, at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological, na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao, batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, baka madismaya ka sa iba. Hindi ka dapat maiinip, dahil lamang sa maliliit na hadlang sayo. Nasa iyo ang tagumpay hanggat mayroon kang pananampalataya at ipaalam sa ibang tao kung sino ka at kung paano ka nagpapatakbo. Iligtas ang iyong sarili sa kontrobersya na dulot ng iyong pag-aatubili na kilalanin ang mga pagkakamali na kailangan mong itama. Makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng mga kawili-wili at maimpluwensyang tao na maaaring gustong maging kapaki-pakinabang sa iyo at suportahan ang iyong mga plano at proyekto. Ito ang perpektong oras para magayos ng outcome. Ang pagkasira ng iyong material na kondisyon ay isang seryosong posibilidad sa ngayon. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng iba at ng iyong sarili ay magpoprotekta sa iyo mula sa mga pagkakamali. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Sa iyong sorpresa, maaari kang makatanggap ng isang alok para sa isang bagong post na nangangako ng profesional na pag-unlad sa mga bagong direksyon. Malayo ka sa pagkakasundo na pilit mong pinipilit na makuha sa loob ng ilang araw. Ang pagmamadali sa panahong ito ay ipinagbabawal. Ang rasyonalidad ay magdadala sa iyo ng tagumpay. May mga papasok na balita na may potensyal na baguhin ang iyong buhay ng gusto. Hindi kanais-nais na maglakbay. Asahan ang material na tagumpay. Ang iyong mga plano ay maisasakatuparan kung handa kang maging seryoso. Iwasan ang pagpuna at suriin ang iyong sariling pag-uugali. Mas mahusay na maunawaan ang iyong maling pag-uugali ngayon at alisin ang iyong mga alalahanin. Ayusin ang iyong damdamin at gawin ang mahalagang desisyon kung kailangan mo ng ibang tao o hindi. Maging matyaga sa halip na mapilit. Posibleng gawing komplikado ang relasyon sa iyong kapareha, dahil sa kawalang ingat. Mag-ingat. Maaaring kailanganin mong muling ayusin ang iyong agenda ng hindi inaasahan dahil sa hindi kasiyasang balita. Huwag magplano ng mga biyahe. Ang enerhiya ng planeta ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng pagkakataong magplano ng isang layunin. Suriin at kalkulahin ang iyong mga proyekto ng malalim pagkatapos ay magpatuloy sa pagkilos. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili, lucky number, 4 lucky color, dark gray. Taurus, huwag magmadali o pahintulutan ang agresibong pagkilos upang patunayan ang iyong pagiging tama. Maghanda para sa isang panahon na puno ng hindi kasiyasang emosyon. Huwag subukang itago ang iyong mga pagkakamali, mas mahusay na makipagkasundo sa mga panunumbat dahil karapat-dapat ka sa kanila. Ang tagumpay ay malapit na. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Maaring isang magandang ideya na magplano ng break sa isang lugar na kakaiba. Ang mga usapin sa pananalapi ay pabor sa iyo. Darating ang mga balita na magpapabago sa iyo mula sa loob palabas, at sa labas papasok. Maaring may isang tao na nasa mood na subukan at hikayatin kang sumama sa ilang napakaakit-akit na mga plano, at maaari kang matukso na sumunod ng walang Taurus. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan sa lahat ng panahon. Ang iyong trabaho ay matagumpay, kahit na ikaw ay tensyonado. Tandaan na sa oras na ito, ang iyong interpersonal na relasyon sa iba ay isang mahalagang bahagi ng iyong tagumpay. Maging matyaga at huwag humadlang sa landas na iyong tinatahak.
Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay naglalagay sa iyo ng ugnayan sa iyong mga damdamin. Isaalang-alang ang paggawa ng isang bagay na biglaan. Maglakbay kung sigurado kang pupunuin ka nito ng magagandang alaala. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga. Sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Huwag magmadali at isipin muli ang iyong mga intensyon at plano. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nitong kapag ito ay kinakailangan. Kung titingnan ang kakanyahan ng mga bagay, mauunawaan ng mga taong may ganitong tanda ang bawat aspeto ng kanilang buhay at pag-ibig, at para sa mga nag-iisa ay maaaring mangyari ang mga kapanapanabik na kaganapan na may kaugnayan sa pakikilahok sa mga pampublikong kaganapan at isang magandang kakilala sa taong perpektong tumutugma sa iyo. Maaari kang lumikha ng mga problema dahil sa iyong hindi pagpayag na magpakita ng pagpipigil at ipahayag ang iyong damdamin sa mga naiinggit na tao. Ang iyong pagnanais na tanungin ang mga opinyon ng iyong mga mahal sa buhay ay nasaktan ka sa sandaling ito. Ang mga impluensyang celestial sa paglalaro ay tutulong sa iyo na ituon ang iyong pansin sa iyong mga damdamin. Kakailanganin kang maglakbay, suriin at talakayin ang iyong mga bagong ideya. May mga makapangyarihang pagbabago na nagaganap sa iyong buhay sa napakabanayad na antas. Magsisimula kang aktibong tapusin ang iyong mga gawain at haharapin ang mga plano na iyong binalangkas. Magtiwala sa iyong intuition dahil ito ay nasa iyong panig, lucky number, 17 lucky color, white. Gemini, huwag pag-usapan ang pagpapalawak ng iyong negosyo o pagpapalit ng iyong trabaho dahil nagmamadali ka at pagkakaayta ng suporta. Maghanap ng mga tamang desisyon ng may katatagan sa mahirap na panahong ito. Ang makabuluhang planetaryong aspeto ng panahon ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito tungkol sa iyong mga damdamin. Ang mga bituin ay nagsasalita tungkol sa isang paparating na kabiguan, ngunit ikaw ay matututo ng isang mahalagang aral mula dito. Ang mga impluensyang celestial ay naghihikayat sa iyo na pag-isipan ang lahat ng uri ng mga plano at pakana upang maakit ang atensyon ng isang tao. Ang mga problema sa pera ay malamang na nasa unahan ng iyong isip. Huwag mag-overanalyze ng mga eksena at pag-uusap na umuusok sa iyong isipan mula sa nakaraan. Magtatagumpay ka sa iyong mga nakaplanong paglalakbay. Maghanda para sa mga seryosong pagbabago sa iyong personal na buhay na hindi nauugnay sa iyong kapareha, na maaaring makaapekto sa iyong mga profesional na paraan. Ipamahagi ng maayos ang iyong lakas. Subukang iwasan ang mga aksyon na hindi magdadala sa iyo ng nais na tagumpay. Maghanda para sa hindi inaasahang ngunit madaling pagtagumpayan ang mga personal na paghihirap. Kailangang baguhin ang mga bagay, at hindi makatutulong ang pagbabaon ng iyong ulo sa buhangin. Ang ilang malalim at maingat na pag-iisip sa paksang nababahala sa iyo ay maaaring may malaking halaga ngayon. Ang mga usapin ng pera ay magiging isang malaking focus. Magiging hindi matagumpay ang iyong mga biyahe at kailangan mong ipagpaliban ang mga ito. Pakiramdam mo ay tensyonado ka ngayon dahil sa iyong kawalan ng kakayahan na pangasiwaan ang dami ng impormasyong kailangan mo upang maisakatuparan ang iyong mga ideya at plano. Tapusin ang matagal nang natapos at tuparin ang iyong mga pangako. Ang pakikisalamuha at pakikipagkita sa iba ay ang tawag sa laro ngayon, kaya kung naghahanap ka ng romansa, ito ang perpektong okasyon para makalabas sa anumang mga party at event kung saan maaari kang makipag-ugnayan sa mga bagong tao. Ito ay higit pa sa pamamagitan ng isang pulong ng mga isip na ang pag-ibig ay tahimik na bibihagan ka, sa halip na isang purong pisikal na atraksyon ang kasalukuyang mga enerhiya ay maaaring magbigay ng isang napaka-surreal na pakiramdam sa lahat. Ang mga astral energies ay gagawing mas madali para sa iyo na maging mas matyaga. Huwag maging agresibo kung hinahamon ka sa isang hindi pagkakaunawaan sa politika dahil madali kang ma-provoke ng iba sa ngayon. Matagal mo nang alam na kailangan mong magbago kung makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti gamit ang pagsusuri sa sarili. Kung kailangan mong maglakbay, mag-ingat lalo na.
Maaaring may isang tao na subukan at hikayatin kang sumama sa ilang napakakaakit-akit na mga plano, at maaari kang labis na matuksong sumunod, ibahagi at sabihin sa paligid lamang ang pinakakailangan kung hindi mo kayang tumahimik. Lucky number, 2. Lucky color, silver. Cancer, mahalagang makakuha ng ilang trabaho sa bahay dahil ito ay magdadala sa iyo ng magandang kita, at mauunawaan ng iyong mga kamag-anak. Nasa iyo ang tagumpay kung hindi ka natatakot na makipagsapalaran. Ikaw ay puno ng bagong lakas at magagawa mong ipataw sa iba na sumunod sa iyong mga kahilingan. Ang kasalukuyang mga planetary energies ay gagawin kang mas matyaga. Marami ang iyong mga gawain, kaya magandang magplano ng matalino. Mag-ingat sa mga hindi kinakailangang bagong kakilala, na humahantong sa pamumuhunan at pagkawala ng pera. Maghanap ng oras upang isaalang-alang ang mga dahilan na dapat mong gawin sa mga taong nakasalalay sa iyong kaligayahan. Ang celestial configuration ay sumasaklaw sa pag-asam ng pagbabago. Magiging matagumpay ang paglalakbay, ngunit mag-ingat kung ikaw ay nasa likod ng manibela. Magpakita ng pagigiit at pamunuan ng mas madalas. Gamitin ang positibong emosyonal na enerhiya sa paligid upang ayusin ang isang sitwasyon. Ang kasalukuyang mga planetary energies ay gagawin kang mas matyaga. Ang iyong isip ay higit na nakasentro at nakatutok ngayon, na tumutulong sa iyo na may hatid ang iyong enerhiya sa isang bagay sa halik na milyon-milyong at ito ang iyong sikreto sa tagumpay. Sa oras ng panahong ito, malamang na makatagpo ka ng mga hindi naaangkop na tao. Ipatupad ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago sa iyong buhay. Kakailanganin kang maglakbay. Huwag magpahiram ng pera kung hindi mo ito kayang bayaran. Pag-isipan ang iyong mga plano para sa malapit na hinaharap, maaari kang mapilitan na magdahan-dahan at isaalang-alang kung saan talaga patungo ang sitwasyong kinasasangkutan mo, at kung ano ang iyong mga motibo sa pagiging kasangkot sa unang lugar. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Kung ikaw ay nasa isang pamilya na, makakaranas ka ng muling pagkabuhay sa iyong relasyon sa pag-aasawa at sa iyong asawa ay lalamunan ka ng mga umiikot na pagpupulong, mga paglalakbay at mga bagong karanasan sa pakikipag-date. Matutokso kang magsimula ng maaga ng mga bagong aktibidad, na maaaring hindi mabunga gaya ng inaasahan mo, kaya maging matyaga sa ngayon. Ang paghabol sa iyo ay isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan, na isang sanhi ng pagkamayamutan at pagkahilig sa pag-aaway. Makinig sa mga mungkahi ng iyong mga pinakamalapit at sumang-ayon sa kanila dahil ito ay pabor sa iyo. Ito ang perpektong oras para magayos ng awtang. Hinihiling sa iyo ng mga bituin na huwag matukso na magsimula ng mga bagong pagsisikap sa isang personal na antas. Ang mga problema sa mga tao sa iyong kapaligiran ay isang tunay na posibilidad at malulutas mo ang mga ito kung kikilos ka lamang pagkatapos ng detalyadong pagsusuri. Nagsusumikap ka para sa iyong mga layunin, ngunit ito ay pabor sa iyo na maging maingat. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon. Lucky number, 9. Lucky color, peach. Leo, huwag sumuko sa iyong pagnanais para sa huli na pagtatrabaho. Sa panahong ito, ang lahat ng iyong mga pagsusumikap ay magiging matagumpay kung mayroon kang lakas ng loob na mapagtanto ang mga ito. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay tiyak na magdadala ng isang buong hanay ng mga emosyon, na malamang na maging mabangis at nagninangas, at hindi, maganda, na ipinahayag. Konting pasensya lang at magiging maayos ang lahat. Ang mga suhestyon para sa tila kapaki-pakinabang na mga pagbabago ay maaaring nauugnay sa mga paghihirap sa hinaharap na hindi kakaaya-aya na sorpresa. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba at mahal. May pagkakataon kang maisakatuparan ang lahat ng iyong mga plano at ideya kung nakatuon ka lamang sa mga ito. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras, huwag magnanais na madaliin ng sino man sa paggawa ng isang hakbang bago ka handa. Ang iyong kapalaran sa pananalapi ay nagbabago at nagbabago para sa mas mahusay. Maglagay ng higit na pag-iisip sa iyong mga aksyon upang maiwasan ang pagkabigo.
Huwag magpadala sa emosyon dahil mapanganib mong masira ang iyong mga relasyon sa mga kakilala at kaibigan, at pagkatapos ay sa bahay din. Dahil madalas kang magsalita ng napakabilis, maaaring kailanganin mong gumagal ng kaunti, kung hindi, hindi ka maiintindihan ng mga nasa paligid mo. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga para sa tagumpay. Maging maingat sa pakikipag-usap sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa iyong pamilya. Asahan ang kita. Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang pagkuha ng plunge na may paggalang sa isang tiyak na aksyon. Malapit ka nang mapilitan ng bagong impormasyon na pag-isipang muli ang iyong mga aksyon at baguhin ang iyong paraan ng pamumuhay. Ang panahon ay panahunan ngunit gayunpaman ay nagbibigay daan sa iyo upang makisali sa pagsasaalang-alang kung ano ang iyong pinaplano sa mahabang panahon. Huwag gumawa ng mga plano sa paglalakbay. Maging cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot. Nasa tabi mo si Mercury, tumutulong siyang makipag-usap sa mga seryosong paksa at kung walang pag-unawa sa isa't isa sa ilang isyu, ngayon na ang oras para talakayin ang mga ito. Ang iyong mga kamag-anak ay masigasig na sasalubungin ang iyong paghahangad ng pagkakaisa ng pamilya at sa lalong madaling panahon ang matalik na pag-uusap sa gabi, mga paglalakbay sa pamilya at iba pang mga kagalakan sa tahanan ay magiging isang bagong kaugalian para sa iyong buong pamilya. Kakailanganin ang pasensya upang makitungo sa isang taong walang gaanong pananaw sa hinaharap tulad ng sa iyo. Nasa tahanan ka na ng mundo ng mga emosyon at damdamin na ipinapakita ng siklo na ito. Ang maingat na pagsusuri sa kung ano ang nangyayari sa panahong ito ay tutulong sa iyo na makakuha ng karagdagang benepisyo para sa iyong sarili. Mag-ingat kung naglalakbay ka. Hindi ka magkukulang ng magandang balita para sa mga kawili-wiling karanasan sa hinaharap. Sa lalong madaling panahon, maaari mong maramdaman ang pangangailangan na baguhin ang iyong kapaligiran sa isang bahagi dahil iisipin mong mayroon kang mga kaaway na gusto mong ilayo. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan. Lucky number, 17. Lucky color, white. Virgo, maging handa na tulungan ang iyong mga kasamahan sa ilan sa kanilang mga tungkulin. Nararamdaman mo ang pagkakaisa sa iyong sarili sa emosyonal. Ang iyong pasensya at tiyaga ay masusubok. Naabot mo na ang isang mahalagang oras kung saan ipagdiriwang mo ang iyong tagumpay o madama ang pagkabigo ng iyong pagkabigo. Huwag pumunta sa kalsada. Nanganganib kang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi mo pag-uusapan ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga plano sa mga taong malapit sa iyo. Asahan ang mahusay na kita sa pananalapi. Malapit nang mangyari ang mga pangmatagalang pagbabago. Huwag masyadong suriin ang bawat maliit na detalye na tumatawid sa iyong landas. Maging maingat sa mga mungkahi na hindi ka nagtitiwala. Itulak ang iyong agenda hanggang sa tuktok ng tumpok dahil ito ay mapapansin at makakamit mo ang tagumpay. Ang mga bituin ay nangangako ng pagdating ng isang pinakahihintay na katahimikan, kaya punan ang iyong sarili ng lakas ng loob. Makatitiyak na hindi mo haharapin ang lahat at ilihis ang tagumpay mula sa iyong landas. Ikaw ngayon ay napapailalim sa maraming mga kontrobersya na ikaw mismo ang lumikha. Napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang naghihintay sa iyo. Pag-aralan ng mabuti ang iyong mga aksyon. Nanganganib kang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi mo pag-uusapan ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga plano sa mga taong malapit sa iyo. Ang mga tensyon sa paligid mo ay maaaring tumindi kung naniniwala ka sa hindi kasiyasang balita na gawa-gawa ng iyong mga kaaway. Kung kailangan mong maglakbay, mag-ingat lalo na. Huwag mong talikuran ang iyong mga prinsipyo, maaari kang gumugol ng maraming oras sa pagbuo ng mga plano sa pananalapi ng pamilya, pagtalakay sa malalaking pagbili o pagkuha ng real estate, ngunit ipinapayo ng horoscope na huwag madaliin ang iyong mga ideya sa katotohanan dahil ang layout ng mga planeta ay hindi ang pinakaangkop sa oras na ito. Ang iyong mga hangarin at pangarap ay hindi naaayon sa katotohanan at haantong sa isang pessimistic na mood at ayaw kumilos kung patuloy mong aalagaan ang mga ito. Mas mabuting manahimik kung ano man ang sabihin ng iba sa iyo, kahit na wala silang karapatang insultuhan ka. Huwag hamanin ang fate ng walang pag-iisip na mga pagsisikap dahil sa iyong pagkainip,
Sa halip ay maglaan ng oras upang suriin ang sitwasyon ng may kalmado. Ang iyong mga kaibigan ay tutol sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Sa panahon ng cycle na ito, ikaw ay pangunahing magiging interesado sa paglikha o paggawa ng isang hakbang patungo sa isang bagong bagay. Suriin ang mga pag-uusap sa mga tao sa paligid mo ng malalim. Mag-ingat sa likod ng manibela, at kung maiiwasan mo ito, pinakamahusay na huwag maglakbay. Isaalang-alang ang iyong mga salita, lucky number, one lucky color, orange. Libra, kung sa tingin mo ito ay pabor sa iyo at ililigtas mo ang iyong lakas, baguhin ang iyong paraan ng pagtatrabaho. Mayroon kang mga pagdududa tungkol sa kawastuhan ng iyong sariling mga posisyon. Sa oras na ito, kailangan mong hayaan ang iyong intuition na manguna at ikaw ay magiging matagumpay. Kung ikaw ay nasa proseso ng isang mahalagang desisyon, huwag magmadali sa anumang bagay. Subukang huwag suriin ang lahat ng sinasabi ng ilan, at kung bakit maaaring sinasabi nila ito. Magsisimula ang isang napakahusay na trend para sa iyo sa lalong madaling panahon, kung saan mayroon kang kakayahang kumita ng malaking halaga ng pera. Ang sandali ay hindi angkop para sa mga paglalakbay. Ang mga kahirapan ay hindi inaasahang magdudulot sa iyo na baguhin ang iyong mga agarang plano sa ngayon. Maaring hindi ka kanais-nais na magulat sa balita na sinusubukan ng isang kaaway na tanggalin ka sa iyong opisina. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. Mararamdaman mo ang inggit na dulot ng iyong tagumpay, na karaniwan at hindi dapat mag-abala sa iyo. Ikaw ay kadalasang napaka-recent tungkol sa iyong mga damdamin, mas pinipiling magtago sa likod ng isang pakitang tao ng pangungutya o iba pang harapan, ngunit ito ay malapit ng magbago. Malalaman mo na maaari mong gawing matagumpay ang isang nabigong proyekto. Ang aspeto ng planeta ay nagpapahiwatig na mahirap maging mapagpasensya sa mga bagay na bumabagabag sa iyo. Huwag gumawa ng anumang mga pagbabago, kahit na matapos ang masusing pangangatwiran. Ang iyong buhay ay maaaring umunlad ng iba sa iyong mga ideya at plano para sa panahong iyon. Kung maglalakbay ka sa lalong madaling panahon, suriin muli kung buo ang lahat ng iyong mga dokumento. Suriin kung sumobra ka sa pagiging bukas palad, maaari itong madama na may masamang hangarin at paninibugho sa halip na pasasalamat. Ang mga malikhaing pagkakataon sa paggawa ng pera ay malamang na darating sa iyong paraan sa pamamagitan ng internet. Iwasan ang mga pagpapakita ng pagsalakay. Sinasabi ng mga bituin na sa lalong madaling panahon ay hindi mo na mate atago ang iyong nararamdaman at payuhan kang makipag-usap sa taong responsable sa kung ano ang nangyayari sa loob mo ngunit may dahilan, kung posible. Hindi mo mahulaan kung ano ang iniisip ng isang tao, kaya kailangan mo lamang na maging matyaga at maghintay hanggang sa makakuha ka ng mas malinaw na pananaw. Tanggihan ang iyong pagnanais na tumayo sa harap ng mga taong walang pakialam. Mag-load ng optimistikong emosyon, anuman ang mangyari sa paligid mo. Maaari kang maglakbay at bisitahin ang iyong mga kamag-anak, ngunit mag-ingat sa likod ng manibela. Ito ang panahon kung saan kailangan mong isaalang-alang ang mas praktikal at materialistikong mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na pag-iral na makakatulong na magkaroon ng pakiramdam ng pananaw, na maaaring kung ano ang kailangan mo. May posibilidad na may lalabas na patron para tulungan kang magawa ang iyong mga plano. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iyong mga isyo, malamang sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila, magaganap ang ilang kamanghamanghang pagbabago. Maging mahulaan at pantay, lucky number, 7 lucky color, light red. Scorpio, planuhin ang iyong trabaho upang hindi mo ma-overload ang iyong sarili sa napakaraming gawain, lalo na kung ang mga ito ay itinalaga ng hindi inaasahan. Ngayon ay mas mahusay na panatilihin ang iyong ulo, at gumawa ng isang mas matalinong desisyon sa ibang pagkakataon. Ang sandali ay nagbibigay daan sa iyo upang matugunan ang mga taong makakamit mo ang hindi inaasahang tagumpay.
Maaari mong makita ang iyong sarili sa isang malalim na nag-iisip at pilosopiko na mood, na paulit-ulit na binabalikan ang iba't ibang mga kaganapan at pag-uusap sa iyong isipan upang subukan at makarating sa ilalim ng isang dilema. Ang ilang mga espesyal na kaganapan ay maaaring nasa abot-tanaw, at magkakaroon ng mas malalim na epekto sa iyong buhay kaysa sa kasalukuyan mong pahalagahan. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa sa iyo ay wastong masuri. Kung mayroon kang anumang mga malalaking plano para sa isang sosyal na pamamasyal o paglalakbay, maaaring kailanganin mong bawasan ang mga ito ng malaki. Ang iyong mga plano ay sasailalim sa isang malaking pagwawasto, o hindi mo ito matutupad. Maaari mong asahan ang kaunting kita. Kung patuloy mong pipigilan ang iyong tunay na emosyon sa mga kasalukuyang isyo, magdurusa ka sa huli. Humanap ng oras at pasensya at isaalang-alang ang pagpapayaman sa iyong sarili ng bagong kaalaman tungkol sa iyong espiritual at intelektual na paglago. Hindi ka dapat nangunguna sa mga pangyayari kung nais mong makasama ka ng kaunlaran. Magiging matagumpay ang mga biyahe kung wala ka sa likod ng gulong, gamitin ang mga ito upang maiwasan ang mga problema. Suriin ang eksakto kung ano ang iyong nararamdaman dahil ito ang susi sa paggawa ng tamang pagpili. Ang panahon ay panahunan ngunit gayunpaman ay nagbibigay daan sa iyo upang makisali sa pagsasaalang-alang kung ano ang iyong pinaplano sa mahabang panahon. Ang mga maimpluwensyang kakilala ay tutulong sa iyo sa pagbabagong iyong isinasaalang-alang. Ito ay isang magandang oras upang ilagay ang iyong pera sa isang bagay na makabuluhan isang bagay na makakatulong sa iyo. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo. May posibilidad ng mga bagong obligasyon mula sa iyong mahal sa buhay ngunit kung ang relasyon ay mananatili sa isang lugar maging handa para sa isang hindi kasiyahang pagtatapos. Ang kapalaran ay nangangailangan ng iyong pagsunod at pasensya kung nais mong tapusin ang trabaho. Nahihirapan kang kontrolin ang iyong emosyon. Iwasan ang mga bagong kakilala. Huwag magtaka kung inaalok ka ng isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Magkakaroon ng mga paghihirap na nangangailangan ng mandatoryong pagsisiyasat ng iyong pag-uugali sa ngayon. Itakdang pag-isipang muli ang iyong mga plano para sa mga bagong aktibidad kung itinuturing mong kumikita ang mga ito para sa iyo. Upang maiwasan ang stress, huwag masyadong makisali sa kaganapan ng hindi kasiyahang balita. Maging flexible upang harapin ang bawat umuusbong na sitwasyon, lucky number, 15 lucky color, cream. Sagittarius, kailangan mong magpakasawa sa iyong mga pulong sa trabaho at negosyo. Subukang huwag maiinip ngayon dahil tiyak na masasaktan ka. Ang tagumpay ay nasa iyo kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang malikhaing larangan. Alam mo kung ano ang nararamdaman mo, ngunit ayaw mong isipin ito. Timbangang mabuti ang mga darating na kaganapan. Asahan ang mga material na tagumpay. Maghanda upang isagawa ang iyong mga plano. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Magagawa ito ng mga naisip mo tungkol sa paglalakbay. Sa lalong madaling panahon ay magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo pasulong at matugunan ang buhay sa kalagitnaan. Kung kaya mong magtiis, magiging maayos ang lahat. Sa lalong madaling panahon ang isang positibong paitaas na ikot ay haantong sa mahusay na tagumpay. Ang enerhiya mula sa mga planeta ay nagdudulot ng napakagandang pakiramdam. Hindi ka dapat manginsulto at makipagtalo sa iyong mga kamag-anak kung hindi ka nasisiyahan sa kanilang mga pagtatasa sa iyo. Huwag matuksong kumirma ng mga dokumento sa pananalapi at bangko. Ang mga planeta ay nagdudulot sa iyo ng pagkakataong huminto at isaalang-alang kung ikaw ay aktwal na kasangkot sa mga tamang tao. Ang iyong buhay ay maaaring umunlad ng iba sa iyong mga ideya at plano para sa panahong iyon. Kailangan ng lakas ng loob upang maging tapat, bukas, at mahina upang gawing posible ang pagbabago. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Huwag ipagkait ang tulong sa mga mahal sa buhay o kaibigan. Pinapayuhan ng mga bituin ang iyong mga may karelasyon na maghanap ng mga espiritual o kultural na interes na ibabahagi sa iyong asawa, dahil ang mga karaniwang hilig na iyon ay maglalapit sa iyo at madarama mo na ikaw ay nasa parehong alon.
Pag-isipang mabuti ang iyong mga susunod na hakbang at huwag magmadali upang magpatuloy sa kanilang conversion. Ang mga impluwensyang celestial ay naglalabas ng ilang malalim na nabaon na damdamin mula sa loob. Ang mga hindi inaasahang bagong contact ay darating sa iyo at maaaring hindi mo maiiwasan ang mga ito. Ngunit kung magpasya kang pangalagaan ang mga ito, makakakuha ka ng pangkalahatang paghanga. Ang isang paglalakbay, kahit na sa tag-ulan, ay nakakapreskong. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang sa iyo. Kailangan mong ipagpaliban ang talakayan ng mga bagong mahahalagang desisyon at ang pagsisimula ng mga pagbabago. Isagawa ang mga ipinagpaliban na pagkukulong at pakikipag-ugnayan sa mga taong kaaya-ayang kasama. Lucky number, 8. Lucky color, forest green. Capricorn, ang mga hindi kasiyasyang pag-uusap sa trabaho ay inaasahan. Hindi kailangang maghirap para maging matagumpay ka. Huwag makipagsapalaran at manatiling kalmado, gaano man kalaki ang hindi mo aprubahan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Ito ay isang oras na ang mga damdamin ay tumatakbo ng napakataas at maaari kang mabigla sa kung gaano kalalim ang iyong mga damdamin. Masisiyahan ka sa isang paglalakbay sa isang lokal na lugar ng pagpupulong, o marahil isang outing sa isang lugar sa bansa. Hinihikayat ka ng mga impluwensya ng astral na mag-isip ng mga bagong paraan ng paglutas ng iyong mga problema. Kung nagpahiram ka ng pera sa isang tao kamakailan, ang ilan sa mga ito ay maaaring ibalik sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa malapit na hinaharap ang isang kaganapan ay maaaring gumawa ng lubos na pagkakaiba at itulak sa paglikha ng ilang mga kawili-wiling pagbabago. Bagamat totoo na kailangan mong mag-isip ng malinaw kung paano makamit ang iyong mga layunin at plano, ang puso mo lang ang makakapagsabi sa iyo kung ano talaga ang mga iyon. Huwag magpakita ng pagiging makasarili, dahan-dahan ngunit tiyak ang pasensya ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at seguridad sa bawat hakbang. Subukang huwag mabago dahil sa katotohanan na hindi ka sapat na inisyatiba at mapilit, at hindi mo pinapatatag ang iyong naabot. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring humimok ng ilang napakalalim na damdamin. Huwag magbigay ng senyales na alam mo ang tungkol sa intriga sa mga taong nakapaligid sa iyo dahil wala kang pakialam. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng pagnanasa na gumawa ng mga pagbabago sa iyong saloobin sa isang partikular na tao. Iwasan ang hindi pinapayuhan at mapanganib na mga biyahe. Ang iyong pagiging mapagkakatiwalaan at pagkamaramdamin sa impluwensya ay maaaring maging dahilan upang talikuran ang iyong mga prinsipyo at mabigo ang nakaplano. Ang siklong ito ay magdadala sa iyo ng material na kasaganaan. Hatiin ang iyong mga aksyon sa mga nakaraang araw at subukang iwasan ang problemang pag-uugali. Hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Ang napakalaking impluwensya ng planeta ay nangangako ng mahahalagang kaganapan sa iyong personal at buhay pag-ibig. Ang mga emosyon ay magiging napakalakas at ang kanilang kapangyarihan ay magpapaikot sa mundo sa iyo. Ihanda ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Kung anumang bagay na labag sa iyong kalooban, ikaw ay nagiging nakakainis at magagalitin. Sa mga bagong pagpupulong, huwag palampasin ang iyong pagkakataong lumikha ng mga kapaki-pakinabang na pakikipagsosyo. Para sa inyo na may mga bagong ideya at plano, mainam na ibahagi ang mga ito sa mga taong makakatulong. Darating ang mga balita na magbabago sa iyo mula sa loob palabas, at sa labas papasok. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung ikaw ay naghahanda sa paglalakbay, protektahan ang iyong sarili mula sa mga magnanakaw at hindi patas na mga tao na gustong makisali sa iyo sa isang joint venture. Sukatin ng mabuti ang iyong mga salita at kilos. Lucky number, 3. Lucky color, cream. Aquarius, maaring magulat ka sa mga pagkakamali sa lugar ng trabaho, at kung trabaho mo ang ayusin ang mga ito, huwag magalit,
at sa halip ay lutasin ang mga problema ng mabilis. Maghanap ng isang paraan upang isama ang iyong artistikong kalikasan sa iyong trabaho at ikaw ay magiging matagumpay. Ngayon ay maaaring medyo emosyonal ka. Pag-isipang mabuti ang iyong mga susunod na hakbang at huwag magmadali upang magpatuloy sa kanilang conversion. Gusto mong makamit ang iyong mga layunin, ngunit palagi mong matutugunan ang katigasan ng ulo ng mga tao sa paligid mo. Maaaring isang magandang ideya na manirahan sa ilang mga brochure sa paglalakbay at magplano ng break sa isang lugar na kakaiba. Huwag maghangad ng tagumpay sa pamamagitan ng hindi inaasahang pagbabago. Isang napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang magpapakita sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang mga maling payo ay maaaring makaapekto sa iyong mga pagpupulong at pag-uusap kung pinagkakatiwalaan mo ang lahat ng hindi mo na ito isinasaalang-alang. Maging responsable sa iyong mga aksyon. Haharapin mo ang mga paghihirap at kabiguan na idinulot mo sa iyong sarili. Iwasan ang mga contact ngayon dahil sa tensyon sa iyong pinakamalapit na mga kaibigan. Nasa ilalim ka ng mabigat na impluwensya ng emosyon. Ang pagkakahanay ng planeta ay ginagawang gusto mong madaliin ang mga bagay, ngunit kailangan mong magpakita ng pasensya. Magtiwala na maaari kang kumita ng pera sa paggawa ng isang bagay na gusto mo. Pag-isipang gumawa ng ilang pagbabago. Magagalit ka sa iyong mga mahal sa buhay dahil maaaring baliwalain nila ang iyong mga ideya at plano. Subukang suriin ang mga kaganapan ng may layunin at walang pagkiling. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Kung nakatuon ka sa iba pang mga bagay, at kailangan mong ilagay ang iyong relasyon sa isang tabi ng ilang sandali, tiyak na kakailanganin mong kunin ito sa lalong madaling panahon. Mag-ingat sa labis na pagsali sa mga emosyon ng mga tao sa paligid mo dahil sa paraang iyon ay sinasaktan mo ang iyong sarili. Huwag magmadali sa isang desisyon, pasensya ka lang at pakinggan mo muna ang puso mo. Emosyonal ka pero at the same time stable. Sa cycle na ito magkakaroon ka ng pagkakataong baguhin ang ilang bahagi ng iyong buhay, ang panginginig ng boses mula sa mga planeta ay naghihikayat sa iyo na magayos ng isang pamamasyal sa isang lugar na maganda. Nasisiyahan ka sa tagumpay sa buhay, ngunit mainam na gumawa ng tunay na pagtatasa sa sitwasyong kinalalagyan mo. Ang celestial lineup ng cycle na ito ay nagdadala ng pagnanasang talikuran ang lahat ng timetable at mahigpit na mga plano para sa isang panahon ng kasiyahan at kasiyahan. Maging matyaga at tactile, lucky number, 15 lucky color, white. Pisces, hindi mo dapat baliwalain ang mga panukala para sa karagdagang trabaho o pakikipagsosyo kung ikaw ay inaalok sa panahong ito. Magpatuloy sa iyong buhay na may realisasyon na kung ikaw ay makatuwiran ay magtatagumpay ka. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay nag-uudyok ng mood ng malalim na pag-iisip, na maaaring maghikayat sa iyo na mag-isip ng malalim sa kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Ang kasalukuyang astral na enerhiya ay naghihikayat sa iyo na isipin ang iyong hinaharap. Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis. Pagbutihin ang iyong sitwasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng paghahanda at pagpirma ng mga kontrata sa mga institusyong pagbabangko. Alamin na mayroon kang bawat pagkakataon na gumawa ng maraming pagbabago hanggat gusto mo. Ang mga planeta ay nangangako ng pagsasakatuparan ng isang lumang plano. Panatilihin ang iyong mabuting kalooban at saloobin, sa kabila ng iyong mga problema. Ang pangako ng kaunlaran ay nakasalalay sa iyong pagiging bukas sa harap ng mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag magpalin lang sa mga reklamo ng mga tao sa paligid mo at huwag tumulong kung hindi nila personal na hiniling sa iyo na gawin ito. Ang enerhiya mula sa mga planeta ay lumilikha ng mood ng pagkakaisa para sa iyo. Maging matyaga at maghintay habang ang hibla ng iyong buhay ay tahimik na nagbubukas upang ipakita ang iyong tunay na landas. Laging magandang tansyahin ang iyong mga aksyon at ng mga tao sa paligid mo. Nagbabala ang horoscope na ang iyong mga plano ay maaaring umunlad ng hindi inaasahan sa panahong ito. Ang mga paglalakbay ay magiging kasiyahan kung ikaw ay may tamang saloobin.
Huwag gumastos, na nasisiyahan sa mga kita sa hinaharap, na hindi mo masyadong maasahan. Magkakaroon ka ng pagkakataong i-convert ang isang lumang panaginip sa katotohanan. Ang mga paghihirap ay tutulong sa iyo na patunayan kung ano ang iyong kaya. Mayroong isang posibleng variant upang kumonekta sa nakaraang pag-ibig, at kakaiba, ang pagpipiliang ito ay maaaring mapatunayang lubos na matagumpay. Ikaw ay naiinip at nag-iisip ng mga hindi gaanong halaga, kaya ang mga pagkakamali ay posible. Sa lalong madaling panahon maaari kang makaranas ng napakaraming kalungkutan, at hindi gaanong kaligayahan, ngunit ito ay para sa isang maikling panahon. May posibilidad kang magkaroon ng problema sa pagtatakda ng mga hangganan para sa iyong sarili, na nangangahulugan na kung minsan ay nararamdaman ng mga tao na parang kaya nilang lakad-lakad ang lahat sa iyo. Sa ngayon ay hindi mo magagawang husgahan kung ano ang kinatatayuan ng mga tao na nakaharap sa iyo at sa iyong maling akala, ipagsapalaran mo silang ay lapit sa iyong sarili. Marahil ay oras na para sa isang paglalakbay sa camping o pangingisda sa isang lugar na espesyal at maganda. Mayroon kang mga kaibigan na hindi sumasang-ayon sa iyong mapanganib na mga intensyon. Gumawa ng hakbang patungo sa pag-abot sa iyong mga layunin at ideya na nabuo na. Makinig sa mga payo na nakikinabang sa iyo, lucky number, 18 lucky color, brown. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.